Hello, good morning. So, meron tayong gagawin ngayon na repair. So, ito siya. Galing din siya ng Pasig. Ano ko Pasig to eh. So, ang repair natin ay video card. Kaya ito siya. Naka-lasada pa. Nakabalot pa ng lasada. So video card siya, palit GTX 1050 Ti. So may nagawa ako nito noong nakaraan. Ang problem niya ay no display. Ayan, so ano yung problema na ito? Namamatay. Yan yung problema. Nagsha-shot yung namamatay yung fan. Tapos pero yung panong processor hindi siya namamatay. Yun yung naging issue daw nito. Ayan, so check natin. Tanggalin ko muna yung mga screwdriver. So, gamitin na natin ang ating bagong bili na screwdriver. Ay, na-stread na rin. Stread na tong isa. So, ito yung stread na to. No choice. Hindi persahin sa manual. Siguro nagawa na rin ito ng ibang technician. Isa na natin ilagay. Pero ito yung ating na-repair na isa. Galing Pasig din yan. Okay na yan. Gumagana na. Galing natin. So, ang problema nito ay namamatay. Napansin lang natin yung isang IC. Naitim siya. Pasensya na kayo, inuubo ako. Kasama ang ating pakiramdam. Pero pagaling na. Sinisipon tayo at inuubo. Check natin kung may shortage siya. Kasi ang problema nito ay namamatay. So, test natin ang kanyang PCIe. So, ang bilang nito ay 4. 1. Lagay natin sa buzzer sound. Kasi alam ko yung pang 5 is ground. So, kailangan natin 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Yung pang 5. So, hindi naman siya shortcut. Ground kasi ito eh. Kung dito simula. 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi siya shortcut. Check natin kung shortcut yung kanyang. Ah, so na-repair na pala siya. Oh. May flux na. So, galing na ito ng ibang gawaan. So na-repair na din pala siya ng ibang may mga flux na po siya guys sa ino. So napagpapalta na yata ito. Ito yung kanyang supply ng memory. Hindi naman siya shorted. Supply sa 5-3 volts. Okay. Hindi naman siya shorted. Okay. Check natin yung mga gate. Yung shorted. So, hindi.
0.8. Hindi siya shorted. Ito yung gate niya. Kabila, ito. Hindi rin shorted ang gate. Okay, hindi rin. Yan, so hindi shorted. Ito. So, lost thread na siya eh. Ito isa. Try natin saan kaya pa. Ayan, tanggal. So, mas mabilis kapag may electric screw. Nung wala kasi, natatagalan tayo magbukas. Ayun lang, mahirap mag lost thread na. Okay. So, ayan oh. Ligo na sa plux. Ligo na siya sa flux. Natira na ito ng ibang ano. Tanggalin na natin yung thermal paste para hindi kumalat sa kamay ko. Kumalat pa yun sa kamay ko na dot-dot. Nagawa na pala ito ng iba. Uy, nagka-camera ka ba dyan? Yes. Yes. Ba ako dito? Hindi. Ay, kasi nagkabad ako. Ha? Hindi naman kita. Hindi naman nakatutok sa akin yung camera eh. Kamukha mo lang ako ng iba dito. Kita ang puwit mo din eh. Naka-live ako. Wala. Sige na. Okay, nagre-record ako. Okay. Sige na kayo, may extra. Ang camera natin, autofocus. Autofocus ka. Ay, autofocus. Made in China. So yan, napansin nyo guys, nakaligo na yun ang flux. So na-repair na ng ibang technician. So nag-try lang din sa atin. Kada tayo magpagpagana. Ligo na ng flux. So subukan natin. Mga magagawa natin ng paraan. Check natin yung pinakalikod na ito kung may mga shortcut. So, supply ng memory nga. Shortcut siya. Natin. Okay, 69 ohms, 68 ohms, 68 ohms. Kita ba guys? Tapos dito, parang di yata ito gumagana. Ayan, 69 ohms. Supply ng RAM 69 ohms, okay? 69 ohms. Dito 2.9 2.8. Ngayon natin sa ohms.
Tingnan natin kung healthy. 10 kilo ohms, okay? Ay, nala dito. 3.2 mega ohms. 3.2 mega ohms. So, hindi pa rin parehas. Kilo-ohms. Ang iba dito. 3.9. Kilo-ohms. Mataas siya dito. Sa part na ito. So, hindi kita. Testing dahil ng testing di kita. Sorry! Ayan. 2.4 ohms. Dito 2.8 kilo ohms, okay pa yan. 17.9. So testingan natin. 'Yung sa ating tester. Tap natin ang power para ma-testing natin kung umiinit. So umiinit 'yung processor. Narinig ako ano. Parang kuryente sa kanyang coil. Okay, mga kuryente ang power. Kaya natin sa voltage. Ay, hirap sinisipon. Naubos sinisipon. Alamin natin sa DC volts. Check natin ang kanyang this point. Tap natin siya. Mainit na. Okay na siya. Lamit na. Mainit pa yung kanyang proxy. Yung kanyang chip. So this point, 12 volts. Where are you? 11.47. Okay. Ay, nag-lag. Ang ating 1.8. Where are you? Wala. 1.8. Okay, nandiyan. Available. Supply ng ating memory. Check natin. 1.5. Okay. 1.5. Okay, may supply. Okay, may supply. 1.5, so mainit na yung ating 1.5 5 volts, okay, present output, okay, 3.8 11 input 5 volts, output again 3 volts 5 volts, 3 volts natin dito, okay. Okay, so mainit na. Unat muna natin. Hold on natin. Okay, kompleto ang ating supply. Napansin ko lang dito, parang hindi ko lang tinira niya na to. May itim siya eh.
At hindi sana nang mag-prepare na technician. Supply ng ating output ng ating VRAM. Try natin. Dapat mga ano to eh 0.8 0.6. So wala siyang output. Kaya siya walang display. Wala. Dapat ano yan, meron yung supply na may output siya na 0.8. Wala siya. Kaya ito, bakit wala itong laman? No, wala dyan. Ito kasi supply date. So, wala tayong output sa kanyang mga MOSFET na to. Meron tayo ditong point 0.08 kanya 0.09. sa likod natin fit natin ito. Meron ito yung pinaka bias nya. Lalagyan lang natin yung kanyang chipset. Yung problema nito, namamatay yung pan. Tapos wala siyang display. Pero yung processor, dire-diretso yung ikot ng pan. Power on natin. What did you say, baby? Thank you, Luba. Yes, thank you. 1.5 okay. 12 volts. Bias natin 1.8. Bias ba ito? Ito hindi natin nakita. Silipin natin sa microscope mamaya. Sa pan, may meron. Sa pan ito. Kailangan natin ng output na ng ating CPU. Ay, papaluin. Spiction natin. Ito yun ang E. E for A. Ang tanggal na ito. It's it.
Nakaraan, yung isa na-retor kong dito ka, kasi yung problema, wala itong missing. Tapos, ito missing, kasi sa nakaraan ko na-retor. Tapos ito missing, missing, missing. Sa same thing din yung na-retor natin, yun ito. Missing. So ito. C for a cat. Isang ospet na ito. At isang arami. Okay. Palitan natin. Bagaimana tadi terkira? Bagaimana tadi terkira? Ready time. Sabi na. Ito, magkakaroon siya ng supply.
Kasi wala yung amazing ang kanya. Amazing ang kanya. 0.08. Mati ko yun. Wala na siya. Clean lang natin. Nice. Check natin itong tinanggal natin kung sira nga pagka. Okay, valid mode. Check natin. Okay, salit. So yung gate ko palo pa rin. Same siya nito mga to. Yan. So wala na siyang gate. Ayan. Papalo as diode ang gate. Baliktad natin. So i-on natin. Dapat siya mag-on. Mag-on ba siya? So yung channel MOSFET po itong ating sinet-set. Dapat mag-on siya. Ayan. Ayaw niya mag-on. Hindi, naka-ano pa, tinitesting ko pa to. Salaw natin. Tignan lang natin kung paano na yun. Merong lakap yun. Check natin kung magkakaroon siya ng output na yung missing natin 0.08. Ayan, yeah, 0.09. Check natin, salpak. Ayan. Oh, kailangan mo ko rin siya ng output dito. Try natin, sana hindi pumutok. Okay. Voltage. Check natin kung may output na. Ayan, meron na tayong meron na tayong 0.08. Okay. Gate. So meron tayong lahat ng gate. Ang gate natin dito. Meron tayong supply ng gate. So try natin. May display na. Try natin. Ayan, testingin natin doon sa kabilang monitor. Nakasarap ako na yung video card natin doon. So, testing lang. Lena.
Ayan guys, meron siyang display. Napansin nyo na ito na doon, kabila, monitor. Yung salpak na natin yung video card doon. So okay na siya. Meron na siyang display. So ang sira niya ay MOSFET. Sa in-channel MOSFET. Ang ganda rin. Ayan yung sira niya. In-channel MOSFET. So shorted siya. Shorted to gate. Yan. Ito yung issue nya. MOSFET na yun. Oops, nalaglag. So, model ng MOSFET. Nag-search ako. So, ang ano nya, ang part number ng MOSFET natin para sa GTX 1050 Ti Storm X. So, ang number nya is 4503NH. So, yung number ng MOSFET nya. Okay na, tanggalin ko na lang din. Ayan guys, okay na. Magana na siya. So, ito na natin. Ito na yung video card. Ship back to Pasig. Sige na lang natin ang thermal paste. Check natin kung may okay pang thermal paste. Lagyan natin ang thermal paste. Ubo. Link lang ito kanyang Watlocks para hindi na mapahiya sa customer, baka sabihin ay maraming locks. Okay na natin ang flux. Balik na natin ito kanyan.
ko ba? Shift back to passive na lang. Kasi phone tayo. Sipo natin ang obo. Problem nito, walang display nang dumating sa atin. Sabi na mamatay daw. So, titesting ko na lang siya ng pangmatagalan. No, lalaro ako. So, hindi na natin marirecord yun kasi sabi na mamatay pero wala siyang display nung dinala sa atin. Hindi ko alam kung ano. Ang sabi naman nung may-ari sinat natin, ang sabi ay ano lang daw, binili lang daw niya, nasira. Yun ang sabi naman. Hindi ko maintindihan kung ano yung tamang sinasabi ng ating customer. Pero ang malaga ay natin nagawa. So, malaga ay okay na. Balik na natin siya ng display. Ibabalik sa ating customers. So, nandito na ating pagre-repair. Thank you for watching. Bye-bye.